Kaugnay ng muling pagbubukas ng voter registration sa mga lugar na naka-MECQ at iba pang issue, baka parahin po natin tagapagsalita ng Comelec si James Jimenez. Good morning, James. Morning, Igan. May mga requirements ba na kailangan dalhin yung magpaparehistro? Yung pangkaraniwan lang po. Kailangan lang magdala ng filled-up na form at ID. Ina-advise natin na magdala na rin sila ng photocopy ng ID nila. Mm-hmm. Health protocols natin, siyempre, sa mga empleyado nyo rin. Siyempre po, no face mask, no face shield, no entry. Mm-hmm. At siyempre, bago pumasok sa Comelec office, nag-temperature screening muna tayo. Mm-hmm. May extension na ba itong voter registration natin? Wala pa rin po. Ang nangyari lang ay pinahaba natin yung mga oras sa mga bawat araw. Mm-hmm. At dinagdagan natin yung lugar kung saan pwede magparehistro. Kasi ngayon, meron na tayong mall registration. Baka ilan pa itong inaasahan natin mga bagong botante? Baka umabot pa tayo ng mga 250,000 sa nalalabing araw. Okay. May mga tanong, yung mga hindi pa nakaboto, matagal na, no? Pero gusto ulit magparehistro. Anong gagawin daw nila? Yung mga deactivated po, depende yan. Kung sila ay may biometrics pa sa sistema, pwede po silang mag-online registration. Online reactivation po ang gagawin nila. No? Kailangan lang nila Comelec website, nandun po yung instructions, sundin lang nila yon. Mm-hmm. Pero kung wala pa silang biometrics, abituhan naman sila at kailangan sila ng in-person pupunta sa Comelec. Yun nga ang tanong, bakit pag active ka, kailangan mo in-person? Hindi po yung dahil active ka. No? Ang tinitingnan natin dito ay kung meron kang biometrics sa sistema. Okay. Kunyari, first time voter ka, wala kang biometrics, so kailangan ka pumunta talaga. Kung magpapatransfer ka naman from city to city, magkaibang lugar, wala ka namang biometrics sa lilipatan mo, so kailangan ka maglagay ng biometrics. So kung may biometrics ka, lilipat ka ng distrito, pwedeng online na yon? Pwedeng online po yun, basta within the same city. Okay. Eto na, October ng file ng candidacy para sa mga tatakbo sa election 2022. May mga pagbabago pa tayo sa protocols? May mga sasalubong ba ng mga banda? O paano po gagawin na pag-file ng COC? Very strict po tayo sa pag-file ng COC. No? Lilimitahan natin yung pwedeng sumama sa loob ng filing mismo. At yung filing, medyo kakaibang lugar na siya ngayon. Hindi na siya katulad ng dati sa Intramuros. Saan, sabi ng kalye, pintuan na kagad ng Comelec, no? At of course, yung venue natin ngayon, walang ibang tao doon kundi yung filing lang. So wala tayong crowd na in-expect. Okay. Sa labas, of course, ng facility natin, baka magkaroon ng rally, pero may mga kasamahan naman tayong PNP at MMDA na mag-maintain ng office. So paano? Yung kandidato lang at isang staff, ganun ba? O paano? Yes po, tama po yun. Kandidato lang at isang kasama, at pwedeng pumasok doon sa mismong filing area. Yung campaign natin, may face-to-face ba? Mga rally na yan? Paano? Papayagan po natin ng face-to-face, pero very severely restricted po. Limitado yung dami ng taong pwedeng mga panya, limitado yung pwede nilang kausapin, at pwede nilang mag-interact. Ano? Mm-hmm. So, medyo mahihirapan yung mga politiko natin sa... Naku, magiging super spreader. Okay, araw ng eleksyon, dadagdagan ba yung araw o oras ng pagboto, James? Oras lang, sir, ang nakikita natin ngayon. Maraming nagsasabi na gusto nilang dagdag na araw, pero malabo po yan. Okay. Ay, maraming salamat, ha? Comelec spokesperson James Jimenez, ingat. Salamat. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.